بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid at mga kababayan, tayo po ay mayroong katanungan ngayon. At inshallah yung mga viewers natin o yung mga nanonood sa atin ngayon ay i-comment nila kung ano yung katanungan natin. Anong bagay ang inubliga, ang kauna-unahang bagay na inubliga ni Allah sa kanyang mga lingkod at siya rin ang dahilan, ang bagay na ito ang naging dahilan kung bakit siya ay nagpadala ng mga propeta at nagbaba ng mga kasulatan, mga kapahayagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah subhanahu wa ta'ala, mag-aantay po tayo ng mga mag-comment sa ating mga kapatiran kung ano yung unang inubliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos, ang unang ipinag-utos niya sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga alipin. Ay, antay tayo ng mga mag-comment kung ano ba ang bagay na ito. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. May nag-comment na ba? Anong bagay, ulitin natin yung katanungan sa mga karating pa lamang, ang unang inubliga ni Allah sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga lingkod, at ito rin ang dahilan kung bakit siya'y nagpadala ng mga sugo at nagpadala ng mga propeta, at gayon din, ito rin yung dahilan kung bakit siya'y nagpadala ng mga kapahayagan. Ano po? Ng mga kapahayagan. So, sinabi natin mga kapahayagan sapagkat maraming propeta ang ipinadala si Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kauna-unahang tao na kanyang nilalang na si Adam o si Adan, at ang huling propeta na si Muhammad, sumaka nila ang kapayapaan. So may nagsagot dito, may sumagot na si Asma. Kanyang sinabi, ang sambahin siya ng nag-iisa at huwag magtambal. Tama, mashallah. Jazakillahu khairan jaza. Ito po sa ating kapatid si Asma, ang unang inubliga sa atin ng ating Panginoon ang sambahin po siya ng nag-iisa at iwasan ang pagtatambal sa kanya o ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag tayong magsasama ng ibang Panginoon, no, o magiging tagapamagitan tungo kay Allah. Hindi, kapag tayo ay mananalangin, kapag tayo magdarasal, dudulog sa ating Panginoon, dumiretso po tayo sa Kanya. At yan po ang tamang paraan ng pagsamba. Mga kapatid, ang unang inubliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tayo'y maniwala sa Kanya. Al-iman. Ano po? At ang iman, para sa kaalaman natin, ito po ang at-tasdik. Yung maniwala ka kung ano ang sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang ipinag-utos niya sa atin. Kung anong inubliga sa atin ni Allah at kung anong ipinagbawal niya sa atin, na lahat ng ipinadala sinabi ni Allah sa pamamagitan ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit din sa banal na Quran, mga kapatid, ang dahilan kung bakit siya'y nagpadala ng mga sugo at ibinaba ang kanyang mga libro. Katulad ng kanyang sinabi, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. At ang dahilan kung bakit kami nagpadala ng mga naunang sugo, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit nagpadala ng mga sugo na nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban na lamang na sila ipag-utusan yung mga tao na yon na sumamba sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, ang ibig sabihin ng tasdik, ito yung patotoo, kaulun bilisan, pagbigkas ng ating mga dila, wa tasdikun biljinan, maniwala ka na may jinan, ano po, na mayroong mga paraiso, si Allah subhanahu wa ta'ala, at mayroong kabilang buhay na sapagkat paraiso, ito ay may mga antas,
At ang pinakamataas na antas ng paraiso, ito yung Jannatul Firdaus. Ano po? Wa amalun bil arkan. At isa sa buhay mo kung ano ang mga haligi ng Islam. Pagsasabuhay po, yung mga gawain ng isang Muslim, marapat niya itong isabuhay. At yung arkan din mga kapatid, yung sinasabi ng mga ulama na haligi ng ang haligi ng iman, sinasabi po nila ito po yung pagsalita, pagbigkas at paniniwala at pagsasabuhay. Ito po yung tatlong sinasabi ng mga ulama, yung arkan na ito. Kapag binigkas yung paniniwala kay Allah, kapag sinabi mo yan, kailangan nasa puso mo at isasabuhay mo rin ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang iman naman, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay lumalakas. Yung pananampalataya ng isang tao, yan po ay lumalakas at yan din ay humihina. Lumalakas ang iman ng isang tao kapag dumarami ang kanyang kapag madami ang mga pagsamba niya kay Allah. Kapag sinasamba niya si Allah ng tuloy-tuloy, yung mga sunna na kanyang ginagawa is marami siyang kabutihan na ginagawa, lumalakas ang kanyang iman. At humihina naman ang iman sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung gusto mong lumakas ang iyong pananampalataya, kapatid na Muslim, kung gusto mong madagdagan ang iyong pananampalataya, gumawa ka lamang ng kabutihan at unang-una rito, ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Mu'adh bin Jabal, kalimdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kala Mu'adh li rajulin, sinabi ni Mu'adh sa isang lalaki, ijlis bina nu'min sa'a, yani nadhkurullah ta'ala fa nazdadu iman. Umupo ka kasama namin at alalahanin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag inalala natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos, niluwalhati natin siya, nagbigay-pugay tayo sa kanya, madaragdagan ang ating iman. At ang lahat ng bagay na nadaragdagan, ibig sabihin kapag lumalakas yung iman, may dahilan din kung bakit ito ay humihina. Lahat ng bagay mga kapatid na lumalakas, dapat humihina rin at nababawasan. At yan po yung iman, yung pananampalataya ng isang tao. Minsan lumalakas at minsan humihina. Kaya kung gusto mong lumakas ang iman mo, paramihin mo ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid. Ano po, paramihin yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At maghanap ka ng mga tao na tuturuan ka. Yung mga kilalang ustad na may kaalaman upang gabayan ka sa tamang landas. Pagkatapos, kung anong itinuro sa iyo ng mga sheikh, ng mga ustad, ay dapat mo itong isabuhay. Ayan. Kung anong ituro nila sa iyo, dapat mo itong isabuhay. At hindi lamang kung kani-kaninong ustad ka sasama, ano po? Dapat mamili ka ng ustad na iyong pagkukuhan ng kaalaman o yung sheikh na pagkukuha naman ng kaalaman. Yung may tamang akida, may tamang doktrina na itinuturo sa iyo, tamang paniniwala, sapagkat na naglipana na po ang mga tao na nagaangkin na sila ay nasa tamang paniniwala, ngunit ang kanilang mga itinuturo ay taliwas naman sa Quran, taliwas sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sila ay gumagawa ng mga bid'ah. Ang ibig sabihin po ng bid'ah, ito ay mga baguhang kautusan o mga baguhang aral na wala naman sa Quran at sa Sunna, at hindi ito ginawa ng mga sahaba radiyallahu anhum. So mamili po tayo mga kapatid ng mga ustad na ating pinagkukuhanan ng kaalaman. At syempre kapag nakapili tayo ng mga ustad na kung ano itinuro sa atin, isabuhay natin. At upang madagdagan pang ating pananampalataya, mamili po tayo ng mga mabuting kaibigan, sapagkat malaking epekto po o impluensya ang isang tao sa ating buhay. Mapapansin po natin kung ang tao is religyoso siya, mabuting tao siya, may takot kay Allah, pero nung siya ay nakapag-asawa, bigla siya nagbago, biglang nalihis ng landas. Bakit? Dahil yung napangasawa niya ay walang takot kay Allah.
nahinay ang pananampalataya, inutusan siyang gumawa ng kasalanan, pagsuway sa kanya, inutusan gumawa ng bid'ah, inutusan gumawa ng mga haram. Wala eh, no choice eh, pinakasalan niya yung ganun tao eh. Mahal niya eh. Yung pagmamahal na yun is mali. Dahil minahal niya yung tao, dahil sa ganda, minahal niya yung tao na yun, dahil sa mayaman, nang ibabaw sa kanya yung dunya, hindi yung minahal niya yung tao na yun, para kay Allah. At yun ang epekto ng asawa, yung masamang asawa, at mayroon din syempre epekto yung mga masamang kaibigan. Kapag ang anak mo, halimbawa, pinasok mo sa isang eskwelahan, na yung mga nag-aaral dyan ay mga masasama, may himok nilang yung anak na gumawa ng kasamaan at pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang marapat sa isang sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay pumili po ng mga kaibigan at ang kanyang mga anak, dapat niya itong bantayan, bantayan ang kanilang mga anak, kung sino ba ang kanilang kinakasama, nang sa ganun po ay hindi maligaw ang ating mga anak. At obligasyon po natin ng ating mga anak na sila'y turuan ng kanilang mga kakaibigan at sasamahan sa kanilang pang-araw-araw na buhay kapag sila ay nasa labas ng kanilang mga tahanan. Sapagkat ang mga kabataan ay kailangan ng may mga kaibigan din. Tayo nga, ng mga magulang, may mga kaibigan, may mga sinasamahan. Ganon din ang ating mga anak. Ngunit, utusan natin sila, turuan natin sila na pumili po, no, ng mabuting mga tao na kanilang sasamahan. Yung lalakas ng kanilang pananampalataya, lalakas ng kanilang iman. Tutulungan sila kung paano lumakas ang kanilang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang nais nating ibahagi sa inyo sa umagang sa hapon na ito. At nawa tayo ay nakapulot ng kaalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Baka may mga kapatiran tayo dyan. Assalamualaikum Jonathan Osorio. Masha'Allah. Ito yung kapatid natin, kapag kami ay galing ng Kasim, galing ng Buraida at pupunta ng Riyadh, kami po ay nadaan sa ano, sa McDonald's, sa Majma'a. Masha'Allah. Lagi namin dinadaanan niya. At kapag kami ay babalik naman galing Riyadh at pauwi ng Kasim, dumadaan din kami sa kanya. Jazakallah khairan jazakallah. Masha'Allah. Assalamualaikum sa iyo kapatid na Jonathan. Ahmad yung pangalan sa Islam. Balik Islam. Pero ngayon siya po ay nasa Basilan na. Hindi ko lang alam kung doon ba siya ngayon naninirahan. Yung ating kapatid. Masha'Allah. Kamusta po yung mga kapatira? Baka merong gustong mag-join sa ating live? Merong gustong sumama? Baka merong gustong sumama sa ating live? Join lang po kayo. Kwentuhan tayo, usap, mga kapatid, habang tayo nasa biyahe. Dito lang ako sa, nasa Buraida lang naman ako eh. Exam kasi namin ngayon at katatapos lang ng sala, tapos nag-review. At ito, pahinga ng konti, tapos mamaya balik-balik sa review, inshallah. Yan, baka may mga gusto mag-join sa ating live, hihingi ng payo, o gusto may pag-usap sa atin, meron po ba? Meron ba? Antay tayo, inshallah. Yung mga guests natin, guest request. Parang nag-aantay po tayo ng mga gustong sumali sa ating live. Malapit na ang taglamig dito sa Saudi Arabia. Lalo na kapag Salatul Fajr, mashallah, malamig na yung tubig. Waalaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh kay Walid na nanonood sa Mati City, mashallah, Islamic Center. Ayan, sino po yung mag-join sa ating live? Mga kapatiran. Alaykum salam wa rahmatullah kay Samar. Kay kapatid na Samar. Sino po yung mag-join sa ating live, inshallah, welcome. Tayo magkwentuhan.
po yung susama sa ating live, mga kapatid. Hintay lamang tayo. Ito, may mga nag-request sa atin. Sino po yung mga nag-request? Pili tayo ng mga... Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masyaallah. Ano yun? Talayan Tambunan. Talayan mag Del Sur. 10 lugar yan. So, inshallah, next time na lang po yung ano natin, yung pag-join natin sa ating live. At balik tayo sa pag-review. Exams kasi ngayon, mga kapatid, dito sa Saudi Arabia. Exams, yung mga estudyante rito may exam this week, bukas, 3 weeks yung exam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.